Ako po ay kararating lang. Galing po ako sa hearing. Sa hearing. Galing sa korte. Thank you. Sana tuloy-tuloy niyong wag yung sikot niyo. Gusto ko yan. No. Hindi na naman po sumipo. Kaya gusto ko yan. Imposible, hindi mo to alam. Kasi lagi kang nakasubaybay sa live ko. Kaya huwag mong sabihin na di nyo rin alam ko. Alam mo to, kinihig. Wee, Adina! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Prospero año, felicidad! Ignore lang at hindi nyo pwedeng lukuhin ang korte. Kasi lahat yung mga ginagawa nyo puro galing sa YouTube ko. Sinasanot nyo ko. Kaya nanonood kayo sa YouTube ko at alam nyo na may kaso kayo na dapat harapin. Napakatindi po ng init. Okay lang. May sasakyan naman po ako. At napakalapit lang sa amin. Kaya kahit araw-araw mag-hearing, walang problema sa akin. Wala naman akong ginagawa. At pwede na! Pwede na! Pwede na! Ating ko lang dito sa Tag House. No. Ito ha. Kahit sabutahin yun ang sabutahin ng live ko. Hindi ako titigil hanggat di ko na ilalabas ang mga sama ng loob ko. Sa mga ginawa nung mga pagkatraidor sa akin. Sobra. Sobra. Sobra mga paninira nyo. Ito pinakahuli ang pinakagrabe. Biro mo ha. 2 weeks lang na naging maganda ang pinakita sa akin. 2 weeks lang. Sobrang lambing na talaga. Kaya ako akala ko nakatagpuna ako ng tunay na anak na magmamahal ko sa akin. Na ampun ko, na tinuring kong anak. Kung sinasabi naman sa inyo yun, transparent po ako, na nihilot niya pa ako, talagang sobrang pagkikir, 2 linggo lang po. Nang mas makar, na nakikita niya na, kasi kasama siya sa GC, kaya nasa GC siya, nakikita niya na mga pledges ng mga ta community ay talagang pagdating sa kanya, ang dami. At pagdating sa charity, sabi nga ni Maki, anak, bakit pagdating sa charity? Kapunti. At pagdating kay Ram, alos ibigay lahat ang pera. Nakita niya yun. Kaya, ayun, nabago ang takbo ng samaan. At doon na nag-umpisa pala na ako yung siniraan. Na kisyo. Sa, dito palang sa clown, siniraan na pala. Sa clown. Na kumita ako, sabihin na natin ang oo, sige, sabihin na natin kumita ako. Masama bang kumita ang producer? Ako producer nun, alam mo yan. Ako producer nun. At ikaw guest ka lang. Pwede naman kitang hindi isama eh. Kasi ang talagang main doon ay si ano yung babae? Kay Tunita. Gusto ko lang talaga na mayroon ding senior ang top community dahil ako producer. Kaya ipinalit kita kay Dindo. Pinalit kita kay Dindo. Pero pwede naman yun. Walang senior na akong kunin lang eh. Kasi ang talagang main cast doon ay si Pink Tunita. Pero dahil sa pagmamahal ko,
Yan, pinakitaan mo ko na sobrang bait, sobrang lambit, sobrang concerned, sobrang maalalahanin. 50,000 kahit guest ka lang. Nasabi mo nga, mami, wag mo namang sinasabi yung ano ko, yung talent pick ko. Dahil naiya ka, dahil guest ka lang. 50,000. Diba? Samantala mga kasama mo, 10,000 lang. At yung iba, 5,000, 7,000. Ha? Nawala ka rin naman pangalam. Ano sabi ni Lito de Guzman sa'yo? Yang napanalunan mong W Copa, hindi mo yan magagamit dito sa Pinas. Bakit? Dahil yun ay hindi na ano. Ano ba panapanalunan yan? No? Latin. Latin at saka yung isa, ano pa? Hindi mo magagamit yan dito sa Pinas. Kaya hindi mo pwedeng ipagmalaki yan dito sa Pinas. Kaya kita mo, walang kumuha sa'yo. Hindi katulad nila Jed Madela, kasi talaga namang kanta talagang Pinas ang kinanta nila. Ikaw Latin at opera na hindi yun ginagamit dito sa bansang Pilipinas. Kaya huwag mong ipagmalaki sa amin yun. Na natin, nang makuha kita, may pangalan ka na, meron ka ng ano, may sinasabi ka na, hindi ka kilala. At walang nakakakilala sa'yo. Real talk po tayo. Walang nakakakilala sa'yo. Sa totoo lang. Meron ba? Wala. Nang istok lang si Lamaxin. At nakita ni Lamaxin, yung ikaw ay rumarampa, nakitang-kita yung bukol. Ayan, nagkakagulo na sa mga GC na may nagsabi nga, huwag naman dito nyo gawin yan sa mga GC. At matatanda na nandito, gumawa sila pala ng K4. K4 na GC na doon sila nagpapantasya sa mga kabukulan. Oh. Ayoko lang napag-alaman lahat to eh. Kasi ako hindi naman ako chismoso. Chismosa eh. At buwan pa lang ng November, bago ka lumipat, bago ka makakita, bago ka, ano ha, third week mo na, ang dami mo ng ano, pinakitaan na ako ng hindi magandang tugali. At doon pa lang sa clown, ha, ang dami mo ng hindi ko nagugustuhan na pinapakita, pero nagpapakita pa rin ako sa mga press na okay tayo. Kasi naiya ako sa press eh. Pinapakita ko na okay ang ugali mo, okay pinapakita mo. Dahil meron akong kahihiyan. Pero, hanggang sa dumating na ang fourth week, andoon na yung last week na pang apat na linggo na yun, halos di ka na bumababa sa takap. Araw-araw, may sakit ka na, andoon na yung ako anong sakit, at sinasabi mo pa na yung ginagastos ko sa'yo ay galing sa sponsor. Maglabas dito, lumabas dito, sponsor. Kung sino nagbigay ng pera para ipagamot ko siya. At ang sabi pa niya, ginagamit ko raw puro pera ng sponsor. Mukhang sponsor ka talaga. Kung ba ako may pera inilalabas, galing na lang ba talaga sa sponsor? Huwag mo kong masyadong anuhin. Masyado mo kong idinadaw. Sobra. Tapos yun pala, nagpalay na ang chat mo sa mga sponsor na sinisiraan mo lang. At nagulat na lang ako, ha? Nung last week mo talaga, palaban ka sa akin. Wala kang respeto. Sobra. Wala kang karespeto na sa akin nun. Ma'am Raida! Pumasok ka ngayon dito. Hinahamon po kita. Sabihin mo totoo, wala kang pinapadala sa aking pera. Live na live to, Ma'am Raida. Wala kang pinapadalang pera sa akin para ipagamot. Siram. Pumasok ka sa live ko. Huwag tayong maging plastic. Dahil maganda, pakikisama ko po sa inyong lahat. Huwag niyo pong ipahamak. Dahil wala po kayong pinapadalang pera sa akin para ipagamot. Siram ka. Pwede po kayong mag-comment dito, Ma'am Raida, sa live ko. Para maganda to, live na live to. Ayoko kasi ng
ano eh, talikuran ang kwentuhan. Harapan po tayo lahat. Mag-comment kung itong mga sinasabi ko ay mali. Para patutuhanan yung lahat. Patutuhanan nating lahat. Kasi hindi po ako plastic na tao, totoong tao po ako. Pag nagmahal po ako, ibinibigay ko 101%. Kaya pag nasaktan po ako, sobrang sakit din. Ganun po ako eh. Pero yung ako lagi ang lalabas na masama, yan hindi ang papayag. Lalaban at lalaban. Kaya pala umugong ang balita. Pero nag-usap kami ni Ma'am Raidan yan. Ang sabi niya, sinat niya na raw si Ram na wala siyang pinapadala na pera sa akin. Kay Mami Merlian niya yung pera. O, di ba? Dito harap-harapan kasi tayo, walang traiduran, wala tayong saksakan sa likod. Harapan lang po tayo. Mas maganda po yung nagsasabi tayo ng totoo. Ako po ang gumastos noon nung sa pinatingnan ko siya sa doktor at pinaalbularyo. Sariling pera ko yun. Pero ipinagkalat ni Ram. Pera pa rin daw ng money, ng sponsor. Yun pala, galing kay Ma'am Raida yung salitang yun. Wala namang masama. At least, kailangan kong sabihin para maging transparent ako sa top community. Dahil sinasabi ko naman na 50,000 binigay ko. Eh, paano kung hindi maniwala? Kaya sinasabi ko. Ayaw mo nung unlock ng talent mo? Ha? Ano? Gusto mo par sikreto lang? Kaya magbibigay ako sa'yo ng pera malaki ha? Huwag mong mabanggitin ha? Ganun lang ba? Pasikreto na lang ang bagbigayan? Walang masama kasi nasa ta community. Ayokong paratangan ha? Binulsa ko ang pera na ikaw ang nagpaparatang sa akin. Na masama loob mo kung halimbawa kumita man ako. Pero sa totoo lang, walang kita. Lalo na yung concert na pinaharang niya ang mga sponsor na huwag na raw mag-contribute. Dahil 150,000 lang daw ang bayad sa binyo. Oo! Nando doon ka. Andun si Derek. 150,000. Ang pagkain ay pika-pika. Hindi ko alam kung anong pika-pika. Pero nung sinabi ko nga, doon tayo magki-Christmas party at huli pa mayroong meet and greet ba yun? At una muna concert, andun na lahat at alam ko ang daming bisita. Sabi ko ayoko ng pika-pika. Gusto ko pagkain. Anong pagkain, ma'am? Gusto ko kanin. Yung talagang pang Christmas party. Ma'am, may apat o limang putahe po tayo. May malaking lechon at mayroon tayong dessert at may kanin. Sky's the limit. Within 150 pa. Pero 1,000 lang per head. Namurahan ako. Bakit? Pinagbasihan ko sa clown. Ang in-order ko sa clown, dalawang soft drinks at saka dalawang Prince Price, 1,019 ang binayad ko. Kaya sabi ko, ay, mura to. Pero ilang po tayong ulam. May lechon, may dessert. Tapos, ang kanin, walang limit. Gusto ko yun. Kaya, in-accept ko yun. In 150 heads, natural 150,000 din. Ano yung sinasabi mo, Ram, na huwag kayong magbigay na kasi 150 lang ang bayad. Sabi nyo, wala talagang totoo yun. Eh, ano yung pagkain libre? Huwag mo kong pinaplastic kasi. Sabi mo, huwag mo na silang iniintindi, mami. Sinisiraan ka lang nila, ang bait mo pa sa akin. Lagi kang nakaakap, lagi kang naakala ko totoo. Na hindi ko alam pagdating sa mga sponsor, sinisiraan mo ko, tinuhold mo yung cash. Contribute nila. Kaya pala, lahat ng ARP-ARP na nandyan sa'yo ngayon, kahit pisong duling, wala silang inambang. Pero kung makapag-iabang, akala mo sila ang nag-organize ng concert na kahit piso, wala silang ambang. At pagdating nila,
sumakyat sinalubong ka ni Miray, umainaakyat yun sa taas, at doon inabot yung pera sa'yo. O, diba? Yun ba gusto mo? Yung abutan na lang ng pera na direct na lang sa'yo. Kawawa naman ang magpuproduce na di makakabalik ang pera. Kano inabono ko doon? Bigit isang nasin. Ngayon, pinagkakapirahan kita. Real talk to. Total, nangyari na to eh. Alam mo kung bakit ako ngayon naglalabas ng sama ng loob ko? Yung ipinakita mo sa akin na sumanib ka na ngayon sa mga basher ko at kayo nagbanding. Sa tingin mo ba, masaya ako? Oo, masaya ako dahil limang team na kayo na sana makamit mo na pangarap mo. Na kaya ka pumasok dahil sabi mo, gusto mo matupad pangarap mo at bilang makilalang big singer. Sana nga. Dahil lima na ang susuporta sa iyong team, makamit mo nga. Big challenge to sa inyo. At makikita namin at kami isang team lang kontra sa lima. Nagkakaalaman ngayon dito kung ano magagawa ko kumpara sa gagawin sa iyo. Huwag mong pinapansin yung mga yan. Hindi ko naman may kakakaudap yan, mami. Huwag mong pansinin, mami. Mananalo lang sila, mami. Pag pinansin mo, mami. Basta isipin mo, mami. Untak tayo, mami. Palaki ka. O, diba? Gaano kalaking kalukuhan itong ginawa mo sa akin? Nakaano? Ipagtanggol kita sa buong top community. Yes, ma'am. Dahil na kaniwala mo. Napaniwala mo ako! Akala ko mahimok. Dahil sa tinapakita mo, nakapitasi ka na. Grabe! At lalo kong nadismaya nung mag-open up si Luis. Grabe na, November pa lang. Kaya pala nagmamadali ka nung ano sa nila ko nung nandunod tayo kailang pamahagi. Na hindi ko mababaligin ko sa kanya. Hindi ako manunungo sa kanya. Kaya pala ang tata ng pride mo nun. Dahil may pinagyayapan ka ng makakasama mo ang mga magaling dito sa community. Dahil sa panihira mo sa akin, congratulations from the studio. Sa panihira mo sa akin. No. Sana matiso ka sa panihira mo sa akin na sobrang nagtiwala ako kayo. Minahal kita ng ito. Pati anak ko sobra. Nasunod na makapagtanggol. Inaaway ako dahil nakapagpagtanggol ka. Pero ano ginawa mo sa anak ko? 3-9. Karagaw mo ba nang dahil lang sa sponsor, dahil sa mga pera-pera. Nung umuwi ka rito, ha? Ito lang. Magkano na iamit ko sa'yo? 37,500. Baka magsisimaling. Yung huling pinigay ng banda. Hindi ako nanunumbat dahil akala ko tutungta at pinapakita mo sa akin kung akapin mo ko ganun na lang. Kaya grabe pagmamahal ko sa'yo. Sobra.
ko na rin naisip at nagawa mo sa akin. Ba't nagawa mo sa akin sirain ako? Nangayayat ako ng sobra sa akin. Huh? No. Nangayayat ako. Sobrang nangayayat ako sa'yo. Dito lang ako, sa'yo lang ako nangayayat. Sa'yo lang ako. Ang mapapala ko. Ito pala, marigil kapalit ko. Natotoo palang lahat ang haka-haka na ikaw ay may communication dito na ngayon sa mga passer. No. Ngayon sasabihin mo, huwag mong panwalaan yun, ma'am. At kitang-kita na magkakasigis ka. Bansa. Pero sa'yo masaya ka dahil nasaktan mo ang isang mermitary. Pero okay lang. Strong ako at alam ko hindi natutulog ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. At yung mga sponsor nyo na mo naman dyan na kung makaakala mo, anak ko, real talk tayo ha. Kung hindi dahil kay Merly Peregrino, di nyo makikilala yung mga anak-anak nyong inangkin nyo. Suluhin nyo. Na ako pa ang binigyan ng sobrang kahihiyan, sobrang paniniwala dahil kinonsistent nila yung paninira sa akin ng batch 1, batch 2, batch 3. Consistent ang paninira at ginayan mo. Ha? Yun ang totoo. Ginayan nyo lang. Consistent lang. Masakit. Concert mo, mahigit 100,000 pera kung nilabas na inabunod doon. Ngayon sasabihin mo, pinagkakapirahan kita, pinagkakapirahan ko ang ta community. Thank you sa mga paninira mo sa akin na patalikod na halos buong ta community. Iawayin ako para ipagtanggol kita. Ito lang ang napanako sa iyo. Ang talikuran mo kung siraan. Talikuran mo kung sasabihan na kita kinukulong, hinihigpitan, nagiging selfish, at kung ano-ano pang paratang mo na ikinikwento mo sa mga sponsor. At sasabihin mo na, pag ako na umalis kay ano, magtatayo ako ng sarili kong community, kawawa si Mami, walang maiiwan sa kanya, at lahat kasama sa akin, pati mga sponsor, kunin mo lahat. Hindi ako selfish. Kung lahat gustong sumama sa'yo, kunin mo na. Diba? Dahil lang sa pera-pera, dahil lang sa sponsor, nagkaganyan ang ugali. Wala ka namang bitbit. Nung dumating ka rito, wala kang kilala na sponsor. Real talk mo to. Kaya ang bait mo sa akin. Eh, pinagsasama ba naman sa'yo? Pinagsasali sa GC. Kaya nakikita niya mga kapirahan sa GC. Aba, nag-iba. 2 weeks lang ang maganda. At 3 weeks, wala na. Nagbago na. At lalo na nung 4 weeks, isang linggo nang di bumababasa. At doon na kumakain. Na araw-araw, pinapadala ng pagkain ni Wing. Na akala naman ni Wing, nagagalit ako. Hindi ako nagagalit. Dahil panahon pa ni Clark, nagpapadala ka na. At kahit nung wala pa rito si Ram, panay ang padala mo ng Graham, hindi ako kumakain dahil bawal sa akin. Lahat ng padala mo, Wing, dinadala ko yun nung last week niya. Lahat yun dinadala na lang namin sa kwarto niya. At kahit mabulok na lang, hindi yan ibababa para ipamigay dito sa baba. O kainin nyo at baka may, ano baka, masira.
hindi gagawin at itapon na lang, mapanis na lang at hindi sobra. Siyempre maliit lang yung rep na binigay nila ng quake. Ilalabas yung luma at araw-araw nga pa yung parating. Lalabas. Pagka napanis na, tatapon lang sa basura. Taysa, ipakain dito sa mama. Yan ang totoo. At sinungaling ako, maraming magpapapag-witness niya nandyan si Miguelito. At si Miguel hindi yan magsisinungaling. At pati yung mga bata. Ako, hindi ako naging maramot at naging selfish. Kasi kung selfish ako, anak Maki, Miguel, I'm shout out sa'yo. Buti nandito ka sa live ko. Kung ako selfish, ha? Pauwi ka pa lang. Kung may namatay, uuwi ka. Tumawag si Jasmine. Ano sabi ko, ibigay nyo na ng direct kay Ram ang pera. Di ba pinadirect ko? Hindi, huwag nyo nang padaanin sa akin at ipinakausap ko sa'yo. At ganun din si Ma'am Manu Castillo. Mami, kanino ko ba ipapadaan? Ibigay mo na kay Ram. Paano nyo sasabihin na ako selfish, na ako gusto sa akin ipadala? Eto, live na live to. Magsalita kayo rito. Pag hindi totoo, sinabi ko. Saan banda ako naging selfish? Saan ako bandang naging selfish? Saan banda? At hindi ako marunong maggulong. Tao. Lahat ng tumatanggap dito, taong tinatanggap ko. Kung si Teo nga, tao kong tinanggap eh. Ikaw pa kaya? Para sabihan mo para kang nakakulong. Parang hayop, itatrinato. Huwag ganun. Huwag ganun. Huwag mo kong sirain. Biro mo ay nabasa mo mga thumbnail kung paano mo ko siniraan sa thumbnail ni As 26 at saka sa mga kwento mismo ng mga sponsor kung paano mo ko siraan at idaw at lalo na kinismuha. Sobra. At buwan pa yun ng November. Dahil kung nalaman ko lang to, walang concert talagang magaganap. Kung ito ay sinabi lang kaagad nila sa akin, pinagtagpan pa nila dahil pa rin sa respeto sa iyo, Ram. Pero ako, kahit may nakakarating na, ini-ignore ko pa nga rin eh dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa iyo. Not to the point na halos wala nang manood sa live ko. Dahil sa tampo nila sa akin, dahil pinagtatanggol kita. Pero ito, kitang-kita na ng dalawang mata ko na talagang matagal na pala kayong may mga komunikasyon kasama mga baser ko. Kaya pala mga nagpapasukan sa live mo. Diba? Hindi ma maglalakas loob yan. At pinaglilalagyan mo pa ng mga ano? Ng mga blue name. Diba? Nang ipakilala ko YouTube mo, 36 lang ang subscriber. Nagsabi mo pa nga, Mami, bakit mo ipinost yung aking YouTube? Kasi para ipasubscribe ko. Naging more than 1,000 kagad. Nakapag-live ka, maraming palipad. Tuwang-tuwa ako nun. Pero bakit kailangan mo kong sirain? Ba't mo ko kailangang siraan? Yun ang masakit eh. Yung siniraan mo ko na wala akong hangat, magkapera ka. Matulungan mo'y pamilya mo, makamit mo'y pangarap mo, yun lang ang hangad ko sa'yo. Bakit kailangan mong sumuhin at tanggalin sa akin ang mga sponsor? At bakit kailangan mong magtayo ng community? Kaya pala kami magpapabig charity kami sa Home for the Aged, nagmamadali kang umuwi. Yun pala may pa-charity ka na gusto mong magtulong dahil ang plano mo, magsarili ka pala. Oh, diba? Late ko lang napag-alaman lahat. Thank you.
mo sa akin. Yung ako, pinag-renider mo ng gusto. Pinaikot mo ng gusto, pati anak ko. Nagpanggap ka ang mabait sa amin. Nagpanggap ka kung gaano ka kabait sa amin. Napagka-natalikuran, napag-isip pala kami kaharap mo, sinatrider mo lang kami. Ang sakit. Sobrang sakit. Ngayon, kailangan ko itong ilabas. Sobrang in-spoil kita sa lahat ng gusto mo. Ito pa na pala ko. Halos lahat ng sponsor. Magmakaawa ako doon sa concert mo. Isa na si Sister Island ba? 50,000 binigay. Dahil ang laki nga ng gastos. Yun pala ikaw ang humaharap. Kaya pala ni isang ARP-ARP. Walang nagbigay. Kasi gusto mo, sunuhin mo at i-direct lang sa'yo lahat ng palala nila. Biro mo, pinagkatiwalaan ka ng anak ko. Sinend sa'yo yung message at sa'yo lang naman isinend ng anak ko para ipakita na pinagmamalaki ni Melita na pinagtatanggol ka. Ganyang kakamahal. Okay lang na ako, eh daw, kasi mag-ina kami pa. Sa'yo lang yun ipinakita. Para lang maging proud ka. Biro mo, pinagsisend mo sa mga sponsor at sa ARP-ARP para ipagmayabang mo. O ito, lumabas na katotohanan, sinisiraan ni Mami si ano. Diba? Si Bana, na gusto lang ng anak ko maging proud ka pa rin dahil pinagmamalaki ka pa rin ng anak. Yung pala, ikinalat mo yung bipodyo na yun at nung sinita ka ng anak ko, anong sabi mo? Naku ate, hindi ko kayang gawin yun. Bakit ko naman ipapamigay yun? Eksaktong nandun kami ilamang feet summer. Naku, hindi totoo yun ate. Sabi ni Ma'am Sita, ako nga sinin sa akin, ito oh, galing Ram Castillo, sent video. Sa ARP-ARP pa kaya, eh mismo si Mian daw ang nag-send sa GC ng Warriors. Doon sa ano na yun. Eh bako kaya kumalat eh. Ngayon, idininay mo. Grabe, pagmamahal sa'yo ng anak. Lalo na ako. Pero bakit kailangan mong sirahin ka? Kailangan mong siraan ang buong pagkatapos. Ano plano mo? Kunin mo na lahat ang sponsor ng ta kung gusto mo. Huwag mo na lang akong siraan. Ang tanong, sasama ba sa'yo? Oo, may nauto ka. At biro mo ha, eto, nandyan si Alin Sigita at si Miss Maki. Ha? Saan ka nakakita ang manager kung pagsalitaan mo ganun na lang, nasa video call tayo. Ikaw, ako, si Jasmine, si ano si Alin at si Miss Maki. Ha? Ano kaagad ang bungad mo? Sinungaling ka, Mami! Sinungaling ka, napakasinungaling mo at kulang na lang kainin mo ko. Ha? Sabi mo, pinadalan mo si Janry lang 5,000, hindi naman pala totoo. Gusto mo talaga, ikaw lagi ang tama, pero napakasang number one mong sinungaling, Mami. Oh, halos kainin mo ko. Saksi, si Jasmine, at si Maki, at si Alin. Pero nung sabi ko, Ram, dandan ka ng pananalita sa akin. Baka ibigay ko sa'yo resibo. Isend ko sa'yo resibo. Para patunayan ko sa'yo na nagpadala ko kay Janelle lang 5,000. Bago mo ko ganyanin. Ngayon, galit na galit ka lang kay Janelle. Janelle, magsabi ka ng totoo din, oh. Akala mo talaga, lala mo. Amayin mo ang totoo. Oh, ano, nung sinabi sa'yo ni Janelle ang katotohanan. Mababawi mo pa ba? Yung kulang na lang kainin mo ko? Pero pinagtakpan pa rin kita. Pero ngayon, wala nang takip-takip. Wala nang takip-takip dahil lumantad ka na nandiyan ka na sa mga batter ko. Tumama ka na sa mga batter ko. Sana magtagumpay kayo na.
5 kontra sa 1. Kailangan pag nag-upload ka, malampasan mo upload namin dito sa ta. Lalo na sa Reels. Dahil sampal sa pagmumukha mo. Huwag lang magbo-boosting ha. Kasi italo ako dyan. Kasi wala akong alam sa boosting. At wala tanga ako sa mga gato. At sana umingay pa pangalan mo. Umingay ng tulad ng nagawa ko. At sana sunod-sunod ang bitch mo. Dahil napakadami kong plano para tayo kapag uwi mo sana. Pero ginawa mo, nakipag-negotiate ka na sa mga kalaban ko. Pero nagawa mo pang magsinungaling. Mami, di ako nakikipag-usap yan. Mami, mga black ko yan. Mami, hindi ko mga kilala yan. Diba? Napakasinungaling mo. Best dramatic actor. Ikaw na. Napaka-dramatic actor. Minahal kita ng totoo. Pero yung sisiraan mo ko, pagtalikod ko sa mga sponsor, ba't nagawa mo? Di ka ba pinapukonsensya doon sa mga nagawa ko sa'yo? Sa mga hirap kong ginagawa sa'yo? Na lalo na sa concert mo? Hmm? Kaya pala abente ka na dumating dahil putos ni Mian na huwag kang uuwi ng 15. Kailangan abente kung kailan darating ako. Dahil kung alam ko lang talaga itong mga nangyayari na to, walang concert na magaganap at sayang pa yung mahigit 100,000 kong pinabuhay. Kulang na lang bumili ko ng isang plywood sister para pagtakpan ko ang talent ko. Na ako pala, tinutuklaw na. Diba? Kaya kita niyo, ang laki ng pinangayayat ko. Swerte talaga, God is good all the time. Biro mo ha, ang tagal, ilang taong wala pa rin communication ni Jis. Dinala ni Lord si Jis. Siya nagpuno ng pagmamahal sa akin. Kung bakit ako naging masaya ulit. Dahil kay Jis. Pero hindi ko siya pinakilala sa inyo na ito ang bagong artist ng tak. Nag-boost lang ako na buti dumating yung isa kong anak na siyang nagpapasaya sa akin ngayon. Sana makarecover ako sa stress na nangyayari sa akin ngayon. Inaaya ako ni Jis lagi sa labas. Umayip tayo, mami. Huwag kang mong isipin ang problema dahil si Jis lang ang unang dumating nang ako'y nasa panahon ng stress. Nasa panahon na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Di ako makakain, di ako makatulog. Tuloy-tuloy ang pangangayayat ko. Biglang dumating si Jess dito sa tao. Inakap ko kaagad siya. At sabi ko, thank you dumating ka. Bakit mami ang kaya ko? Tsaka ako ikwinento kay Jess. Nag-iyakan kami mag-ina. Mami, mamaya lalabas tayo. Kakain tayo. At hindi muna ako uuwi. Dito muna ako mag-i-stay. Lilibangin kita, mami. Na hindi ko akalain na matatanggap ng top community. Yes, sorry. Yun ang hindi ko akalain. Napakaganda na mapinakita ko sa inyo. Lagi na lang kayo nag-aaway dito ni Genre. Na araw-araw, walang araw na walang araw. Kaya ano salita ni Genre? Pag ako na inis, mami, lahat ng baho niya ako maglalabas. Napilitan akong maglabas ngayon, ha? Tutal, lantaran mo nang pinakita, pinakilala na ikaw ay kasanib na sa mga na mapapalahura sa akin. Masakit. Kaya ito, ilalabas ko na rin yung mga pagtatakit ko sa'yo. Ayoko magsalita, pero panahon na para ilabas ko rin nasa libib ko at gumaan na yung mga nadalahin ko.
na grabe pagtatakip ko sa'yo. Dahil mahal kita eh. Mahal kita. Pero yung nilantad mo na pagkatao mo na ikaw ay bilong na kamanga ng babalaura sa akin, good luck sa inyo lang. Magsanib puwersa kayo. Magsanib puwersa na kayo. At sampal sa mukha ninyo pag di nyo napataob ang TAC community. 5 team kontra 1. Kailangan umangat kayo. Kailangan mas umingay ang pangalan nyo dahil 5 kayong nagsanib puwersa. Sampal sa mga mukha ninyo pag di nyo napataob ang TAC community. Minahal kita ng sobra, Rag. Alam mo yan. Sobrang minahal kita. 101% lalo na si ate ni Risa mo. Bakit nagawa mo sa amin mag-ina ito? Anong naging kasalanan namin? Sana sinabi mo, Mami, di kita sisiraan. Ibigay mo lang sa akin lahat ng sponsor. Di mo na sana kami siniraan. Dahil hindi ko'y pagmamaramot kung gusto nilang sumama sa'yo. Hindi ko'y mapagmamaramot yung kung saan masaya ang mga nandito. Kung gusto kang samahan. Hindi ko pagmamaramot sa'yo. Masakit sa akin? Ito na ang pinakamasakit na nagawa mo. Kinaya ko pa yung siraan mo ko. Kinaya ko pa na pagtakpan kita doon. Pero yung lumantad ka, nakasama ka na ng mga nang babalahura sa akin. Ito na pinakamatinding nagawa mo na itinamukha mo sa akin talagang lahat ng mga lumalabas ay totoo. Ito na pinakamatinding. Hindi ko sila iiyakan. Sino sila para iyakan ko? Sino sila para iyakan ko? Naglalabas lang ako ng sama ng loob. Real talk lang to. Lahat magsipagsalita ngayon dito sa live ko kung ang sinasabi ko ay kasinungalingan. Ma'am Raida, magsalita ka kung ako pinadalhan mo ng pagpapa-ospital at pampadoktor at pangbayan sa albularyo. Kahit piso, hindi ka nagpapadala sa akin. Lahat ng mga sponsor na sumama sa'yo, sana ang wish ko lampasan nyo na gawa ko. Kita, Ma'am Raida. Pero wala namang traidora. Para sabihin mo kay Ram na pera mo yung pinampadoktor mo. Pinampanong ko sa albularyo. Ito, harapan tayo. Dahil gusto ko yung katotohanan lang. Nakita nyo siguro kung paano ko nangayayat ng sobra.
Dahil dun sa pagmamahal ng isang ina sa anak. Nakala ko lahat ng pinakikita mo sa akin, eh, sarapan ay totoo. Di ako naniniwala sa mga kwento-kwento. Di ako naniniwala. Pero ngayon, lumantad na. Na lahat totoo. At lalo mong pinatotohanan nang sumama ka na sa mga buzzer. Diba? Pero ang Diyos hindi natutulong. Pinapasa Diyos ko na lang ang lahat. Salamat sa pangungunsinti niyong lahat sa ginawa sa akin. Ang sakit. Sobrang sakit. Kailangan ilabas totoo kasi baka ang sakit eh. Kailangan yung totoo. Ito live na live to. Magsalita na mga ano dyan. Ha? Ito live na live. Pumasok kayo rito pag hindi totoo lahat ng sinabi ko. Kaya kita nyo naman, kahit anong durog, kahit anong paninira sa founder, hindi pumapayag ang Diyos. Hindi pumayag ang Diyos na wasakin ang magandang hangarin ng community. Tamsak naman po kayo, 163 ang aking nanonood, 44 lang po ang tamsak. Huwag nyo naman pong baka sabihin nila eh, mga maripis lang ang nandito. Importante po sa akin ang thumbs up. Mag-thumbs up po kayo. Teska, thank you. Kaya sabi ko nga, guided ako ni Lord. Bakit? Nung panahon na halos na ako lumalabas dito sa Takaw. Dito lang ako, nag-iisip, di makatulog, di makakain. Dahil andyan pa rin yung pusong ina na nagmamahal sa'yo. Na di ako naniniwala sa mga sinasabi ng top community. Ikaw pa rin ang pinagtatanggol ko. Ngayon pala lahat ay totoo. Ako pa talaga ang siniraan mo ng sobra. Ako pa talaga ang pinuntirya mo para lang makamit mo mga luho mo, makakumat ulo mo mga sponsor at para direct na magbigay sa'yo. Grabe ka, sobra. Ikaw na.
Mag-thumbs-up-thumbs-up naman po kayo. Thumbs-up done, mami. Good afternoon, sabi ni Chan, ha? Mabi Aluntaga, ikaw pa talaga na super-spoiled na sa'yo. Totoo yun, spoiled na spoiled siya sa akin. Sobra. Lahat ng gusto niya. Hanggat kaya kong ibigay, ibibigay ko. Ganyan ang pagmamahal ng isang magulang sana. Nagawa mo sira, anak ko. Asan ang konsensya mo? Pati si ate ni Risa mo, nagawa mo traidor. Kung gaano ka kamahal ng ate ni Risa mo, kinakampiyan ka sa lahat ng grabe. Grabe. Ikaw na, huwag ka masyadong mukhang pera. Ito na pinakamasakit na ginawa mo sa akin. Yung lantaran mo nang pinakita sa akin ang ikaw ay nakasama na ng mga nambabanawra sa akin. Yan na pinakamasakit na nagawa mo. Yung mga kasalanan mong paninira sa akin, kaya pagkitang pagtakpan. Pero yung harap-harapan, live na live, na pinakita mo sa akin na ito na ako, mami. Wala ka nang magagawa. Kasama ko na ngayon mga baser mo. Yun na ang pinaka maganda mong nagawa sa akin. Kung bakit ako nagsasalita na at nilalabas ko na ang mga katotohanan ang lahat. Dahil lahat yan pinatakpan ko ka. Pero ito, pinapasadyos ko na lang ang lahat. Pinapasadyos ko na lang. Dahil lahat ng pagtatakip ko sa'yo, Ram, lahat ng pagtatanggol ko sa'yo, ginawa ko. To the point na nagalit na halos lahat ng sponsor sa akin, pati supporters. Pero ikaw pa rin iniaangat ko. Ikaw pa rin ang kinatampihan. Ito lang pala ipapakita mo sa akin na eto na pala. Nandito na ako sa kabila. Nandito na ako sa mga batters mo, mami. Sama-sama na. Salamat. Thank you. Sa mga nag-organize para magsama-sama at ipakita sa akin at ipamukha sa akin na at para saktan ako, para ipakmukhang eto kasama na ni Ram ang mga balahura mo. Thank you sa mga nag-organize. Salamat sa inyong lahat. Thank you. Masaya na kayo, di ba? Na nakasakit kayo ng dami ng tao. Salamat sa inyong lahat. Si Lord na bahala sa inyo. Salamat. Maging mahapon na lang tayo. No. Oh.